And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga basa namin, Panginoon, isang habang kwento, habang preaching, Lord Stephen. Pray na makuha namin yung sahing ngayong hapon, Panginoon. Hanggang mahaba po ito, hindi namin kumatapos namin. But makita namin yung summary, Panginoon, ang ginawa niyo from their time. Ang sa aming time, Panginoon, kung anong ginagawa niyo, pinapareview niyo lang ang inyong kalooban. At para kayo po isunod din po sa inyo at kayo mga lugod sa amin. Una, sa kaligtasan namin kaluluwa, but after noon, kami po dapat maglingkod at maka-place namin kayo. So, pray kayo po ang kilos ngayong hapon, kayo po ang lalati. Salamat din po kami sa mga answer prayer, Lord, Kuya Raul, Brother James, Lord, sa mahiling Panginoon. We pray na kaya kayo patuloy nag-bless about isa, especially ngayong araw sa aking pag-aaral. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good afternoon po. So, medyo heavy tayo ngayon. Natapos tayo last week. Introduction lang for this week. Chapter 6 ng Acts ay nag-shift no, sa mga ang tawag sa kanila yung pito. Mga deacons. Yung ano, yung pinili. Yung pinili nung sa Acts 6. Diba? Pito. Ano sabi ko? 12. 12 ba sabi ko? Okay, pito. 7. Sabi ko 7 na. Sino yung mga yun? Sino yung pito? Siyempre, si una Stephen. Stephen lang pinakasikat. Yung pangalawang sikat, si Philip. Then yung iba, nakikinig niya, mga pangalan na matatanda, di ba? Mekanov, si... Sino ba yan? Timon, Palmenas, Nicolas. Sinong ano dyan? Ha? Ha? Procorus. Procorus, mayroong ganyang pangalan na nakikinig ako, di ba? Parmenas. Yan ang wala. Parang cheese yun eh. Nicolas. Nicolas, marami. Timon, wala. Parmesan. Joke lang. Pero, yan, okay? Yan ang magandang pangalan ng mga anak. Okay? Hindi yung Zohar, Bildad, pangit yun. Sino ba yung mga? Judas. Enoch. Sino ba yung mga kalaban? Yung kalaban ni Nehemiah? Sanbala, Tentobaya, yung mga ganun. Kaya, Kain. Ano pa yan? Okay. So ngayon, na-focus kay Stephen. So last time, hinuli siya, nilagay siya sa council, buti pinakinggan siya. So ngayon, chapter 7, 60 verses, mag-ano siya, magkukwento siya from Genesis to the, hindi naman Revelation, to ano, pagkatapos ang gospel, di ba? So, ito po ay tingnan natin to. Actually, ito yung mga dapat alam natin na. Very basics itong mga to. Pero ngayon, titingnan natin yung mensahe nung... Bakit ito yung mensahe ni Stephen? Nakikita natin, ito talaga yung summary ng Bible. So, hindi na sinabi si Adam and Eve. Nag-umpisa sa kay Abraham, di ba? So, kasi doon nag-umpisa muli ang Diyos. Eh, lahat naman ay talagang natupok pa... namatay, di ba, sa flood, except kay Noah and family. Pero may kasalanan pa rin. Nag-umpisa ulit siya kay Abraham dahil dyan yung mga, ano, ng mga Hebrews, din mga Israel, din Jews. Okay? So, tingnan natin ngayon. Ano makuha natin to? So, una, sabi niya dyan, so, tinanong siya. Sabi niya, and said, men, brethren, fathers, hearken. Okay, hearken po yan ha, para ano. Makinig kayo, parang ganun. God, the glory, the God of glory, appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia before he dwelt in Haran. Okay, yung Haran na yan. Ha? Haran, di ba? Ano yung Haran? Nabasa nyo yung Genesis, di ba? Isa mga tinira nila.
Diba? Hakan, Basteva, then kung sabi yun. Okay, then kung pretend. Basta, pero bago sila actually, kung naalala niyo yun, yung hindi siya yung unang umalis eh. Yung tatay niya, di ba? So kaya pwede natin masabi na yung vision ay shinare din ng tatay niya. Pero ang talagang kinausap na dyan na makikita natin si Abraham. Okay? So, bakit? Na-topic natin yan ng mga sa ibang preaching. Bakit kailangan umalis sa... Diba, minsan? So, sa atin, isa yan sa mga mahirap. Alam mga Pilipino. Mag-share mo ng Word of God. Alam nila, mali sila. Ay, sandali, mga gaya yung pamilya ko, diba? Tama ba yan? Ayan, alam ni Daddy yun, diba? Nire-review ko din yung mga natin eh. So, bumili ako ng 2 terabytes na, ano. Nire-review ko talaga yung mga picture natin, tsaka mga video na... Nakita ko talaga yung video namin ni Daddy eh. Nag-uusap kami. Dibdiban eh, kaso lasing si Daddy. Oh, si Laika. Dahan-dahan, umuulan pa ba? Ang mga kalbo na to. First time nyo Thursday na. Si Laika. Ano sabi ng mama mo, Laika? Ha? Kano-ano mo si Army? Tita mo? Pamangkin siya. Daddy, kaya nga, di pinsan mo. Pinsan mo, di ba? Oh, yung Army. Army ba, Arnie? Army. As in, M, letter M. Army. Okay. Ayan, nanaligo ah. Ayan, very good ah. Bakit? Okay. So, tahimik lang, mga bata. Ha? Tuloy ba kayo sa linggo? Ako. Pasapin ko na rin. Pasapin ko na rin, ha? Oo, malinaw. Okay. So, makinig lang kayo. So, dun na tayo si Abraham ay... Ito, mga bata, tama-tama. Kabisaduhin yung itong replace natin ngayon. Halos yung entire Bible. Halos maka-cover natin ngayong gabi. Ngayong hapon, ha? Samang tama, no? So, nag-umpisa kay Abraham, kinausap siya, sabi niya dyan, no? Nag-appear siya, at siya ay, ang sinabi sa kanya, umalis ka dun sa iyong tahanan, at dun sa bansa mo. So, huwag niyo na sabihin ito, gusto kong mag-abroad, kasi sabi sa akin ng Diyos. Ang gagamitin yun, ha? Unless totoo, di ba? Pero, ang message po natin dito, yung yun nga, nasabi natin kanina, mga Katoliko, Katoliko kami, hindi kami magbabago ng religion, di ba? Minsan, ganun. Pero pag sinabi ng Diyos, anong gagawin natin? Di ba? Ang linaw nito si Abraham, masarap na buhay niya ito, ba't siya umalis? Kasi inalisan niya yung mga pinanggalingan niyang mga kamag-anak niya, siguro. Wala sinabi kasi, di ba? Wala namang sinabi. Pero very possible na hindi rin sila... Pag ang mga kamag-anak mo kasi, mahirap i-break minsan yung mga tradisyon within the family. Yun ang nakita ko dun. Okay? So, kaya ngayon yan. Napabaptize kayo, wala namang nagsabi sa inyo, oh, naku, gabago ka ng religion. Kaya ako dati, tanda ako na, nagpabaptize ako, 20, ano ba ako na yun? 21. Hindi. Ako 21, October yun. 2001. Hindi ako nagpaalam nun eh, kasi tanda naman ako, feeling ko, tanda na ako. So, actually, ano, kanya-kanya naman tong magpapasya, pero kayo bata pa kasi kausapin yung mga magulang. Okay, so si Abraham, umali siya dun, mahirap man, hindi niya alam yung lugar, anong klaseng mga tao dun. Sabi ng Diyos, eh, umali siya. At siya naman ay nagtiwala sa Diyos, pumunta siya dun sa land, sa bansa na hindi niya kilala, hindi niya alam. Pero yun ay tinuro sa kanya ng Diyos. Okay, so pagtitiwala yan sa Diyos. And he came out of the land of the Chaldeans. Okay, pagkabasa niyang Chaldeans, ha? Parang K.
and dwelt in Haran, and from thence when his father was dead, he removed into this land wherein you now dwell. So yun na nga yung okay, walang makulit ha. And he gave him non-inheritance in it. Diba? Ang pangako sa kanya yun. Pero, actually, namatay na siya. Wala naman siyang, ano, wala naman kasi, ano nga sila, nomad sila eh. Pero meron sila bibiling, ano, ang naalala ko nung binili niya dun, yung libingan eh. So, siguro, alam mo na, nakikirenta-renta lang siya doon. Parang si, naalala niya si Jacob, diba? Kaya, umalis sila doon, kaso may nagka-problema sila eh. Pero dito sinabi doon, walang inheritance. Hindi naging sa kanila yon. Pero pinangako yon, pero sabi dito, no, not so much as his foot on. Yet he promised that he would give it to him for a possession. Okay, mamaya tayo mag-usap. Mamaya na. May kahig tayo. Alay ka. Mabait yung nanay mo eh. Ang sabi nanay mo? Sabi mo, salamat sa merienda. Nanay niya si Cheryl. Yeah. Yan. And he seed after him when as yet he had no child. Okay, si Abraham, walang anak. Pinangakuan ng Diyos, sa iyo ko papamana to, sa mga anak mo. Walang akong anak eh. So, yun ang kwento ni Abraham. Nasikat na sikat, ha? Dapat may malaman. Wala siyang anak, pinangako, magkakaroon siya ng anak, matanda na siya. Yun si Abraham. Okay? God spake on this wise, that seed should sojourn in a strange land, and they should bring them into bondage and entreat them evil 400 years. So, itong mga anak daw ni Abraham ay pinangako na yun, sinabi niya na yun. Maalala kung nga basa niyo yung Bible sa Genesis. So, umpisa pa lang, sinabi niya na yun. Hindi pa nangyayari. Ang tagal na mangyayari, ang tagal pang mangyayari, alam na ng Diyos. Okay, ano daw? Mapupunta sila sa Egypt, tapos sila ay 400 years na tatatuhin hindi maganda. Yung mismong pagpunta lang nila sa strange land, hindi mo alam paano mangyayari yun. Pero alam natin, nangyayari doon is, nagkaroon diba ng ano, diba si Joseph, na kinainggitan. Ay, ito pala yun, sinabi pala dito yun. Dari ba? Meron, diba? Sige. And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, said God, and after that shall they come forth and serve me in this place. So, mag-serve sila sa isang nation, yun ang Egypt, alam natin. And then, yung Egypt, yung land na yun, ay uhusgahan ng Diyos, paparusahan ng Diyos. Okay? At sila ay aalis doon. Pag pinarusahan yung Egypt, aalis yung mga Israelite doon. Mga anak ni Abraham. Okay? At sila ay maglilingkod sa Diyos. And he gave them the covenant of circumcision. And so Abraham begat Isaac and circumcised him the eighth day. And Isaac begat Jacob and Jacob begat the 12 patriarchs. So, importante rin yung circumcision na yan. May alam nyo na ba yan, mga bata? Parang ngayon nating topic yan, no? Pero di ay maiwasan yan, eh. Mga lalaki, tinutuli, di ba? Saan ba nanggaling yun? Bukod sa malinis yun, ay ito po yun, nanggaling yun sa Diyos. Okay? Dahil yun ay sign para sa kanila ng kanilang pagiging actually pinili. Okay? Hindi yun ang nagligtas sa kanila, pero sign yun. Okay? So, ngayon, tayo ay circumcised in heart pag naligtas ka. Amen? Yun yun. And the patriarchs moved with envy and sold Egypt, Joseph into Egypt, but God was with him. So, ito yung sinabi ko kanina, may 12 sons si Jacob, nainggit sila doon sa paborito ng tatay, si Joseph, pinagbenta siya sa Egypt, pero sinamahan siya ng Diyos, si Joseph, si Jose. Okay? And delivered him out of all his afflictions and gave him favor and wisdom inside the Pharaoh king of Egypt and made him governor over Egypt and all his house. So, ito yung matagal na kwento, di ba? From 40 onwards, Joseph na yun. Chapter 40. So, siya ay, ang nangyari sa kanya, pinahirapan siya doon. Pero, siya ay sinamahan ng Diyos, matalino siya. Di ba, ang nangyari sa kanya? Napagbintangan siya ng nag-rape, nakulong siya, nagpala rin siya sa ano. Nasundan niyo ba? So, si Joseph, nakulong,
nagpala pa rin sa sulungan, sinamahan siya ng Diyos. Siya ay, ano yung special kay Joseph? May kakayanan siyang mag-interpret ng dreams. Nananaginip ba kayo, mga bata? Ano parang ginipan mo kanina? Si Jasmine. Mahirap yung minsan, di naalala natin. Pero pag nabigla kang nagising, naalala mo yan, di ba? Pero nananaginip kayo, di ba? Yun pala ay minsan sign ng pinapaano sa atin ng Diyos. Okay? Pero special to kay Pharaoh kasi siya ay hari. Nanaginip siya, in-interpret ni Joseph. Siya ngayon ay naging governor. Okay? Siya ay mataas na leader sa Egypt. Sino yun? Ni Joseph. Okay, si Jose. Now there came a dearth over all the land of Egypt. Pagkatapos nun, nagkaroon ng paggutom. Sinong gutom mo yun? Yung paggutom dati, iba yun. Ngayon, sabi nila, nung nagka-COVID, nagpapanik bahay yung mga tao. Dami naman pagkain eh. Dati sa kanila pagtaggutom, talagang walang pagkain, konti. Meron naman pero talagang mag-unahan kayo, bahalang bilihin. Diba? Hirap nun. So, in great affliction and their father found no sustenance. So, naghahanap sila. Ang nangyari is, si Jacob, narinig niya na merong corn sa Egypt and sinend yung mga father. So, sino yun? Masyado niyo ba yung mga anak ni Jacob? Una si Ruben. Next si Simeon. Then si Levi. Then Judah. And then, hindi ko nakamasyado yung iba. Basta yung iba, Issachar, Nephtali, Zebulun, God, Asher, Dan, Joseph, Benjamin. Basta yun. Okay. Then said Joseph and called his father Jacob to him and all his kindred, 75 souls, so 75. So actually may kulang dyan eh. Alam ko, kasi nga doon na si Joseph, di ba? So 75 souls sila. Ilang kayo tao sa baybay sapa? Alam niyo ba? Dami niyo, di ba? Sino yung magkakapatid? Ilang kayo, lima? Yan. So sila, 12 yung anak. May asawa at anak pa yun. Okay? Kaya umabot sila ng 75, pamilya ni Jacob. 400 years after, ilan na sila? Ang dami nun. Sa isang, ba't ganun sila kadami? Kasi 12 nagsimula. Eh kung 12-12 yun, anak nun, ang dami nun. Kahit isolve nyo yan sa ano, talagang aabot daw yan ng 3 milyon. Maraming mga 2 milyon. Okay? And so Jacob went down into Egypt and died, and he and his fathers and was carried into Shechem and laid in the sepulcher that Abraham bought for a sum of money in the sons of Emor, the father of Shechem. So, lahat ng details po dito sinasama dito, lahat po may lesson, di lang ito may isa-isa. Pero dapat alam natin yun. Kasi yan, ginawa yan kay Abraham. Sino lang ba na inahiwalay na libingan sa kanila? Si Sarah. Si Sarah? Kasi namatay siya. Alala niyo ba sa course natin? Asawa nila yan, si Jacob. Ay, hindi naman taga siya dun eh. Pero yung mga taga nila, lahi nila. Si Rachel nga ata. Kasi nasa way siya eh. Hindi siya umabot dun. Si Rachel wala. Si Rachel, di ba? Umabot. Oh, kasi. Yan. But when the time of the promise drew nigh, when God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt. So napansin niyo yun, mayroong pangako. Sabi niya, mapapasahin yung Canaan. Eh, wala sila sa Canaan. Pero nung nangyari is, gumawa ng paraan ng Diyos, sino yung nagsalba sa kanila? Sino yung ano? Yung naghati ng dagat? Si? Sina? Pinapanood natin last time sa Super Bowl. Nahati yung dagat. Sino yun? Sino yun?
Sino yun? Si Moses. Tandaan niyo ha? Yung bata. Si Moses. Siya yung leader na may tungkod. Okay? And, actually, sikat yung tungkod niya na yun. Till another king arose. Okay, so okay na kasi sila doon sa Egypt. Doon na sila nakatira eh. Kaso merong isang hari na hindi kilala si Joseph na tinulungan yung bahay nila. Anong ginawa? Ay, well, natakot siya doon sa dami ng mga tao. Gusto nilang ano, pahirapan. So ginawa nila, may ginawa nilang alipin. Same death sa dealt subtly with our kindred and evil entreated our fathers so that they cast out their young children to the end they might not live. So pinapagapatay na yung mga lalaki. Lalaki lang ba? Tama, di ba? Lalaki lang. Lahat ng lalaki papatayin. Ano mangyayari sa inyo dun? Hindi kayo magiging ano? Hindi na kita dami. Puro servant na lang kayo. Di ba? Yun ang style nila. So anong lesson sa atin dito? Hindi pala, di ko na dahan pa yung mga lesson. Ha? So, lesson dito, ibig sabihin, pag nasa kaaway tayo, hindi tayo dapat umasa na panalo ka. Ngayon, tayo mga Kristiyano, dito ka nasa mundo ka, gusto mo ikaw yung magaling sa sanlibutan. Huwag kang aasan ganun. Uasa ka lang sa protection ng Diyos, pero huwag kang aasan na makikipagsabayan ka sa kanila. Yan yung nakita kong attitude ng ibang Kristiyano. Yung mga kilala kong ganun, wala. Walang narating sa spiritually. Wala. Bandang huli, bibitaw ka talaga eh. Kasi isipin mo, talo ko dyan eh. Dapat, ano, ipagsabayan ka. Hindi pwede yun. Dapat gawin mo yung pinapagawa sa'yo ng Diyos, tapos nagtiwala ka lang sa Kanya kung saan ka mapupunta. Ganun. Yun ang style natin. Nagbutihin mo lahat ng kaya mong pagbutihin, pero at the end of the day, huwag kang umasa na kaya mo sabayin yung mga taga-sanlibutan kasi sa kanila to eh. Taga-langit ka eh. Diba? Saan ka punta, ano, like ka, huwag namatay ka. Sigurado ka na? Ha? Hindi mo makialam. Si Justin, sigurado ka na sa langit? Bakit? Anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa mo? Ha? Ano po? Ayan, mga pag-uusapan natin. Paano ba tayo naliligtas? Paano mo maliligtas? Pupunta sa heaven. Oh, yan. Isa yung magaling sa magulang. Pero yung pinaka talaga kasi magandang gawin yan eh. Pero anong kailangan mo? Isinesa sa inyo ni Ate Jamie last time. Laika, paano ka daw maliligtas? Kailangan mong magpapaptize. Ganun ba? Ganun ba? Hindi, di ba? Maganda yun, pero hindi yun ang paraan. Anong paraan para maligtas yung kaluluwa mo? Di ba, lahat tayo makasalanan? Lahat ng tao makasalanan, kahit kayo, mga bata. O, hindi pwede sa Diyos yan. O, paano yan? So, dahil mahal niya rin tayo, mahal niya tayo eh. So, nag-sacrifice siya. Binigay niya si Jesus. Si Jesus yung namatay para sa'yo. Di ba? Lala niya? Okay, namatay na si Jesus. Automatic, lahat ng tao, ligtas na ba? Hindi pa, di ba? Pwede na tayong maligtas ngayon, pero may kailangan tayong gawin. Parang isang regalo, anong kailangan mong gawin sa regalo, yung kaligtasan? Natanggapin mo yung buhay na walang hanggan na regalo ng Diyos. Pag tinanggap mo yun, saan ko punta? Sa langit. Pag babawin ba ng Diyos yun? Hindi na, di ba? At sabi doon, pag naging tumanggap ka sa kay Jesus Christ, ikaw ay naging anak ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, ako punta. Si, hindi ko lang makilala to. Nakikipan kasi yung ano eh. Kintoy, di ba? Raymark. So, pag tinanggap mo si Jesus, anak ka ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, ako punta. Miguel. Hindi, si Jacet muna. Nga-push natin. Pag tinanggap mo si Jesus, anak ka ng Diyos, ako punta. Huwag namatay yung anak ng Diyos. Saan pupunta ang anak ng Diyos? Sa langit, di ba?
Oh. Eh, pag nagkasala yung anak ng Diyos, saan pupunta? Sa langit pa rin. Yan. Tandaan nyo na. Diba? Ganun ang anak. At ang Diyos Ama ay mabuting Ama. Hindi tayo pababayaan. Yun ang sinasabi natin, kaligtasan. Pinapakaganda, mabuting balita na nag-made available sa atin. Ngayong iba hindi makuha. Diba? Binaboy na. Pero pagligtas ka, masaya, di ba? Hindi ka takot. Kahit anong mangyari. Minsan takot kasi mga bata pa eh. Pero kung pupunta ka sa langit, anytime matatakot ka bang mamatay? Jasin, takot ka mamatay? Pero pupunta ka sa langit, takot ka ba? Hindi na masyado, di ba? Kasi hindi, ang hirap nung mamatay ka, hindi mo alam saan pupunta yung kaluluwa mo. Naku, sumaya ako. Pwede ako sa langit, pwede na sa impyerno. Ang hirap nun. Di ba? So, ito yung pinag-uusapan natin dito. Ay yung mga sanlibutan, hindi tayo pareho sanlibutan. So, nangyari sa kanila, inalaw ng Diyos na sila ay nasa Egypt. Bakit hinayaan ng Diyos? May kina-accomplish siya. Okay? Pero sila ay may pangako dyan na makakalaya sila. Okay? In which time Moses was born, he was exceeding fair and orishap in his father. House 3 months. So, anong picture ni Moses dito? Siya yung Miguel, anong usapan natin? Pag nag-aaral tayo, makikinig lang. Subukan nyo makinig. Ha? Tahimik, tapos nakikinig. Nakatingin dito. Diba? Kasi, ako yung nagsasalita eh. Lang naman sa nakatingin, diba? Nakakalbuin ulit kita. Gusto mo? Ah, sige. So, sino yung pinipicture ni Moses? Dito. Ano magagawin ni Moses? Di ba siya yung magpapalaya eh? So, picture nito is kaligtasan. Okay, hindi perfect ha, pero siya yung tagapagligtas. Kaya sinasabi ito, binabanggit ni Stephen na yung lahat ng nangyari sa Old Testament, may kinalaman yan sa ngayon. Bakit isang tao lang? Bakit ano? Ba't hindi na lang Egyptian yung palaya sa kanya? Lord, kausapin mo yung Egyptian. Di ba? Pwede naman eh. Pero bakit among the brethren? Bakit dun siya pumili? Dun sa mga aliping nga sila eh. Kasi alam nyo, ganun tayo. No, hindi, huwag kang aasa sa gobyerno. Lord, kausapin mo si Duterte para lahat ng mga Pilipino maging Baptist lahat. Yeah, parang ganun ginagawa ni Abante. Political ano eh. Maneuver eh. Hindi ganun. Ang kaligtasan, manggagaling sa maliliit na tao lang din. Mga simple tao, salamat, nagtiwala kayo sa amin. Di ba? Kilala nyo ba kami dati? Hindi naman, di ba? Pero dahil nangungusap din ng Diyos sa inyo, di ba? Maganda naman yung ano, aral tayo ng salita ng Diyos, di ba? Na nasumpungan nyo ngayon yung kaligtasan. Kaya ganun din po yan, si Moses ang hinanda ng Diyos na magliligtas sa kanila, physically at that point. Okay? At sinasabi nito, exceeding fair. Ibig sabihin lang talagang, kahit sa Exodus, sinabi yan eh. Kakaiba siya siguro, talagang perfect. Diba? Malakas, bata pa, may ano na, 6-packs na. Then. Pero ibig sabihin lang, ano, kakaiba siya, kakaiba si Moses. Kaya binanggit dito. And when he was cast out, Pharaoh's daughter took him out. Okay? So dahil papatayin si Moses, pinahagos siya sa river. Pero, pinoteksyonan siya ng Diyos bukod sa halip na makain siya ng kung anong ibon or ng ano, malaglag siya sa bangin, namatay, di ba? Ikaw ang pagusin ko dyan sa baybay sapa, sa sapa, saan ka mapupunta nun? Di mo alam, di ba? Sa Nangka. Oh, dito, sa Nangka River. Nakita niyo ba yung Nangka River? Mahuhulog ka dun sa Marikina River. Eh bakit si Moses hindi ganon? Kasi pinabunan siya ng Diyos. Nakita siya nung, ano pa, Pharaoh's daughter, naawa sa kanya. Eh kung pinapatay na lang siya, di patay na siya. Pero kinaawaan siya, sabi dyan, nourish, took him up, nourish him for his own son. So anong lesson dyan? Ang Panginoong Jesus, ano nangyari sa kanya, di ba? Siya ay naninirahan dito sa lupa. Bakit siya dito? Pati nun siya
pagdating niya, bro, adult na agad siya, tapos liligtas ko lahat. Hindi siya ganun eh. Pansin niyo yun? So, lumaki muna siya sa sanlibutan. Okay? At siya naman ay lumaki dito. Nanourish naman siya kahit paano sa sanlibutan. Diba? Kasi sabi dito, Moses was learning all wisdom of the Egyptians and was mighty in words and deeds. Diba? Ganun din si Jesus. Maalala niyo, ilang taon siya nung napunta siya sa temple? Nakipag ano? 12 years old pa lang, kausap niya, mga doktor. Sino 12 na dito? Ano ka, Jacin? 10 ka pa lang. Stephen, no? 13 na to. Ayaw mo makipag-uusap sa mga doktor? Ha? Makipagtanong ka, makipag-diskusyonan ka? Mahirap, di ba? Si Jesus, matalino siya. Ganun din si Moses. Pero mas matalino si Jesus, obviously. Pero, ang gusto ko lang makita, nakita ko dito, inaral niya rin yung sanlibutan. So, again, di masama yun. Kung nakafocus ka sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, gusto mo mag-doktor dyan, abogado, kung kaya mo. Ako, hindi ko lang kaya eh. Pero okay yan, walang problema dyan. Kaya sabi dito, when he was full 40 years old, hindi na si Jesus to. So, si Jesus is 30 siya nagsimula. Si Moses ay 40 years old siya nagsimulang harapin yung kanyang brethren. Hindi pa siya nag-minister, okay? Sabi dito, doon, nagkaroon siya ng idea na bakit nga ba tayo inaapin, mga kapatid ko to. Alam niyo, kasi nanay niya rin magpalaki sa kanya eh. So, dinipensahan niya yung isa at pinatay niya Egyptian. So, dito nagsimula yung ano ni Moses na matindi kasi dati, aral lang siya ng aral. Ito, di ginawa ni Jesus to. Okay? For you suppose his brethren would have understood. Ito yung unique po sa Acts. Okay? Ito yung wala sa Genesis. Ibig sabihin pala nito, sabi niya dito, iniisip niya pala bakit ba't naniligtas yun? Kasi parang sinasabi niya, iniisip niya pala no, siya na yung tagapagligtas. Ito yung hindi sinabi sa Genesis eh. Pero dahil sinabi sa Acts, yun talaga yun. So ngayon, i-reveal sa atin na medyo naisip na siguro ni Moses yun. Siguro dahil yung nanay niya, di ba? Kita mo naman, kami dito. Alipin tayo dito, buti ka pa dyan. Baka may magagawa ka. Siguro, ganun. Kaso, mali yung kanyang timing, mali yung kanyang kaparaanan. So, siya ay napahamak doon. Okay? Pero siya ay hindi pa actually na-reveal agad. Buti siya yung unang nakakita. Yun ang maganda sa kwento na to eh. Kasi kung nalaman na siya ay murderer, noong time na yon, nakakulong na agad siya. Pero siya ay, ang nalaman niya pa dun sa mga kanyang mga kapatid. Alam na pala na siya ay murderer. Okay, sabi dyan. At sabi dito, who made thee a ruler to judge over us? Kung kayo ngayon, mga nanglilid na tayo, di ba? Andam, itong particular na tanong na to, ko-questioning ka ng tao. Tandaan yan. Pag may ginagawa kang mabuti, mabuti na nga yung ginagawa mo, tatanungin ka pa, oh, Jacin, pa ba niyadala sa Diyos yung mga bata? Mabuti yung ginagawa mo, pero tatanungin ka niyan. Baka yung ibang sinasama mo dito, bandang huli, kalaban mo yan. Kaya maghanda ka, di ba? Handaan mo yun. Tanong mo sa Diyos, Lord, ito ba yung gusto mo? Yes. Kahit ano pang mangyari, kahit ano sabihin sa inyo yung mga kasama mo, alam mong tama yung ginagawa mo, di ba, Joshua? May sabihin sa Diyos, bakit ka tumutugtog ng Christian music? Alam mong tama yun, tuloy lang. Men? Stephen, malaki na to. May tinanong sa dito. Ba't ka ba? Ba't iba yung church nyo? O nga, no? Bakit nga ba? Baliktad. Dapat alamin mo yung sinasabi ng Diyos, then tuloy ka lang. Ganon si Moses. Diba? Pero yun nga, hindi niya na, mayiging great leader siya, pero nung una, hindi siya great leader. Nagkamali nga siya. So, ganon din ang lesson sa atin ngayon. Kung gusto mo maging great, sabi ng Panginoon, dapat tagapaglingkod ka. Maglingkod ka muna. Sabi ni Pastor, ganon sa akin. Ganda ka muna, mag-aral ka muna, magtanim ka muna. Hindi umaasa ka, alam mo, ministry, padami yan. Mangyayari sa'yo. So, parang Moses.
makakakitaan ka ng tao ng mali. At mabilis yun. Dapat, kung ma-wise ka, dapat makita mo na yung mali mo. Umpisa pa lang. Huwag mo nang gawin. Okay, Justin? Tuloy ka lang, ha? Salamat. Si Ate Alex mo, tulungan natin. And then, at this time, nanakbo na si Moses. Dahil takot na siya sa mga sinasabi ng mga tao, takot din siyang mapatay. Okay? So, anong lesson sa atin? Ganun din. Kasi sinasabi ko kanina, takot kang, gawin yung kalooban ng Diyos. Kasi nagkamali ka. So, anong dapat mong gawin pag nagkamali ka, pero gusto mong maglingkod sa Diyos? Tuloy lang. Tuloy lang actually dito. Hindi natin alam kasi hindi natin sabi dito. Pero hindi ka mapatawad ng ano? Nung pumatay ka ng ano mo lang naman. Diba? Hari nga sila dun eh. Kung pwede yan, kung... Ayun yan, hindi naman kasi kalooban ng Diyos yun. Pero may solution doon. Hindi mo kailangang manakbo. Pero even that ay ginamit ng Diyos. Amen? Pero napakatagal. 40 years. Okay. Tumaka siya 40 years. Parang ako ngayon, 40 na ako. Biruin mo kung nagtago ako ng another 40 years. Ano nangyari sa buhay mo? Buti na lang si Moses, malakas daw siya eh. Hindi siya nanghina. But anyway, ang Diyos ay kinausap siya, kinatagpo na naman siya. Okay, hindi nakaligtasan to ha. Ito yung para sa mission. Nagagawin niya. Okay, nung una siya ay ayaw niya pa. Pero nakita din mga sinabi dito, wonderful sight. So ang Diyos ay minsan nagpapakita sa atin ng kakaibang miracles. Ako may mga nangyari sa buhay ko na medyo maano ko eh. Noong una, hindi ka nakatutok, di ba? Parang si Miguel. Ngayon, hindi siya, ano, parang ayaw niyang makinig. Pero minsan, magugulat ka sa nangyari sa buhay mo. Kunwari, si Miguel, nagkaroon ng sakit. Huwag naman, di ba? Mag-iisip ka ba ng Miguel? Na, Lord, ano nangyayari? Mapapaisip ka nun, di ba? Kintoy, pag ikaw nagkaroon ka ng sakit, na dati eh. Nagkaroon ka na ba ng pangkaso? Nagkaroon ka na ng pangkaso? Hindi pa. Yung pangkaso, simple lang yan. Pero pag andun ka, alam mo, yung lakas mo nasaan, parang wala. Mahirap niyan. Pero may magagawin ng Diyos eh, para makuha yung attention mo, katulad ni Moses. Either kasala, ano man yan, problema man yan, okay? O may nakita ka sa ibang tao, buti siya, bakit siya pinagpapala ng Diyos? Okay? Nakakapagtaka. Itong kilala kong ito, wala namang itong ano, hindi naman matalino, pero ba't siya pinagpala ng Diyos? Si Laika dati, ano lang yan eh. Sino ba si Laika? Anak lang yan ng tindera eh. Diba? Eh, pinagpala si Laika kunwari. Uy, bakit kaya ganun? Magtatanong ka ngayon, oh, na-capture ng Diyos ang iyong attention. So, ganun nangyari kay Moses. Doon siya nagsimula ang Diyos ulit sa kanya. Nasabi dyan, kinausap na siya ng Diyos. So sa buhay natin, kakausapin tayo ng Diyos kung nakikinig tayo. Kasi sabi siya lagi mga bata, hindi si pastor nagmo-monolog lang dito. Gusto ko lang wala, gusto ko magsalita. Makinggan niyo ako ha. Wala lang, gusto ko lang magsalita. Hindi ganun, si pastor ha. Mga bata, pag nagsasalita ako dito, nagtuturo ako. Pag nagtuturo ako, may matututunan kayo. Kung makinig kayo. Kasi kahit ilan tayo dito, hindi ka naman nakinig. Yung iba natuto, ikaw pwede yung hindi natuto. Pag hindi ka nakinig. Kaya dapat, makinig. Subukan mo, hindi mo maintindihan lahat, pero tumuto ka lang. Amen? Sabi dito, natakot na si Moses. Bakit? Kasi nagpakilala ang Diyos sa kanya. So, nung sineshare na namin kayo ng Word of God, natakot ba kayo? Sino muna nag-share sa'yo, Jasin? Ako? Saan yun? Ago na? Si Miguel, sino nag-share sa'yo una? Hindi mo alam? In-invite lang. Si, ano, Kintoy. Sino nag-share sa'yo ng gospel? Ligtas ka na ba? Oo. Medyo ano pa. Baka si Brother James. Ito si... Sino? Sino? Hmm.
Alam ko, lahat kayo dito na sa DBBS. Di ba? Hindi, bago pa yon. Wala ka sa DBBS dito? Hindi siya. Ano dito siya? Okay. So yeah, so ma-encounter mo ang Diyos. Ngayon, sa, dito ano na siya, hindi na siya sa kaligtasan. Ano na to eh? Mission. Natawagin siya sa isang gawain na pero actually, dito din yung unang na-encounter din ng Diyos eh. Diba? Anyway, siya ay yung ginawa sa kanya, siyempre nagpakilala ang Diyos sa kanya. So, ganun din tayo. Pag ang Diyos nagpapakilala sa inyo, makinig kayo. Diba? At sabi niya dyan, may mission siya para kay Moses. So, ang anong mission ng Diyos para sa inyo? Si... Anong mission ng Diyos para sa'yo? Yeah. So, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, malalaman mo yan. Ako dati hindi ko rin alam, parang turo lang turo si Pastor. Pero bandang uli, lilinaw yan. Pag luminaw yan, gawin mo na. Okay? And then... Eh, nasa na ako? Bakit bumalik? Okay, tama na. So, minadali lang yung kwento dito. Ano nangyari next? Kung dito matapos eh. Ano nangyari next? So, syempre, sumunod na siya. Mabilis lang yung ano dito. Pero, ang ginawa kay Moses, tinanggap bagay siya ng mga tao? Hindi siya tinanggap. No, may means, nakausap mo ang Diyos! Ito ang sabi ng Diyos! Ha? Naniwala ba sa kanya yung mga tao? Nung umpisa? Hindi, di ba? Parang ang hirap doon. So, again, kung ikaw yung lingkod ng Diyos, ano? I-expect mo lahat, maniwala siya dahil sinabi mo lang. Lalo sa panahon natin ngayon, problema sa atin ngayon. Sabay, sa kanila din ganun eh. Di ba? Alam nyo ba, sugo ko ng Diyos, makinig kayo sa akin, ha? Ganun si Moses eh. Nagalit pa sa kanya kasi kinagalitan din siya ni Pharaoh. Bumigat yung, ano, di ba? Yung pabaho ng mga, nagalit lalo sa kanya. So, ganun yan, pag maglilingkod ka, ay, lingkod ka lang, okay? At later, kung alam niyo nangyari kay Moses, ang Diyos na ang magbibigay sa'yo ng empowerment. Kumilos na ang Diyos sa'yo, nakikinig ba? Pag kumilos ang Diyos sa'yo, ibig sabihin, kunwari, sa ngayon kasi wala na as miracle, pero may ako, sabihin siya, bakit ang iniwala sa Diyos? Kasi may naintindihan ako na hindi pwedeng maintindihan ng iba kung wala naman talagang Diyos. Imposible yun yung mga na-reveal sa akin nung na-save ako. Namangha din ako doon kasi nga, yung karamihan ng mga kilala kong religious, kaya sina daddy no, sina mami. So may religion kami, Catholic, Christian daw kami, pero hindi, di naman eh. Parang hindi ito na, hindi talaga pala. So nararamdaman ko na yun, pero nung nalaman kong ganun niya talaga, uy, sabi ko na eh. Something's wrong dito eh. And then tuloy-tuloy na yun, nung kilala ko na si Jesus talagang, iba yung ano niya, kinakausap niya tayo directly. Or indirectly, pero still, kinakausap tayo. Okay, pero itong hindi nila pinaniwalaan, ano nangyari kay Moses? Bandang huli, napatunayan na siya pala yung talaga sugo ng Diyos. Okay? So, kaya especially kami sa mga nag-mission, ganun din ang problema ng mga yan. Ganun, hindi ko na mahiningi, pero yun, kwento nila, pare-pareho. Una, walang maniniwala sa'yo, kaya ang hirap. Tapos yung baptism, baka pag taga Catholic ka, di mo na problema yun eh. Na-research na nila yun. O sige, doon ka sa diocese, ganyan-ganyan. May tao ka agad doon. Kaya hindi nila naman practice yung ano, lahat yan, yung mga KGCM na yan, sa palagay nyo. Nung tinayo yung ano, CCF, Commonwealth.
Sa palagay mo, nag-soul winning muna kung sino yung ano doon. Meron na agad yung ano, meron na agad yung pwesto. Invite na lang yon. Doon sa search namin. Ay, maganda pala dito. Sige, dito na. Ganun sila. Di sila soul winner. Pero dito, si Moses, kasama niyang Diyos, pinakita ng Diyos sa kanya, sinamahan siya ng Diyos. Amen? At nakita ng mga tao, oo nga, sinugo talaga ng Diyos. Pero after how many, ano pa yun? Ito, wonders and signs. And then, siyempre, pinaka-sign niya is yung sikat yung saan si pinakasikat si Moses? Nabanggit ko kanina. Anong ginawa niya sa dagat? Hinati niya yung dagat. Pwede ba mahati yung dagat? Hindi pwede, kaso nangyari. Kaya nakakamangha, di ba? Ngayon, ganun din kayo mga bata dito. Hindi boring ang church. Pag may naintindihan kayo na hindi niyo makukuha sa mga kapitbahay niyo, may something kayo, pastor. Hindi katulad to ng mga tambay sa kanto. Pag-uusapan lang, puro kabustusan dyan, walang kalokohan. Maniwala kayo mga bata, kahit bata pa kayo. Makikita nyo na yung difference. Mag-pray din kayo, pinag-pray namin kayo. Amen? Yung kakulitan, may lugar yan. Okay, pero mas maganda ngayon pala madisiplina na kayo. Tapusin na natin to. This is that Moses which said unto the children of Israel, a prophet shall the Lord your God raised up unto you of your brethren, like unto me, him ye shall hear. So itong panahon na to, talaga sigat na si Moses, pinaniwalaan na siya, wala eh. Talagang mapangyarihan ng Diyos sa kanya eh. Pero, hindi nagtapos doon. Pinangako ni Moses, kasi kahit makapangyarihan si Moses, hindi nakikinig sa kanya mga tao. Di ba? Para si Laika ngayon, hindi nakikinig. Hindi ko alam bakit. Nakamike na nga ako, hindi pa nakikinig. Ganun si Moses, hindi siya pinakinggan. Eh ako, pag naghati ako ng ano dito, dagat sigurado, maniniwala kayo lahat sa akin eh. Pero hindi pa rin siya pinakinggan si Moses. Nakikinig minsan, sa takot na lang din, pero yung gusto talaga niyang pagawa, paintindi sa kanila, hindi nila pinakinggan yun. Kaya nga katabi sa kanila, namatay. Okay? Pero sinabi ni Moses, ngayon, di kayo nakikinig sa akin ha, may darating na isang propeta na katulad ko, sabi ni Moses. Sa kanya kayo makikinig. Okay? Pero actually, hindi pa rin lahat pala nakinig. Pero kinakausap nyo na dito yung mga maliligtas. At yung mga ligtas among the Israelite. At ituturo yun sa mga anak-anak nila. Yung iba hindi makikinig, pero iba makikinig. Amen? Ganun din yan. Ako, tatanungin nyo ang mga bata. Saan ka ba lumaking church, pastor? Doon, sa Masinag. Sa tanda ko doon, 18 years ako doon. Dami kong nakita. Alam niyo bang gano'ng katagal yung 18 years? Yun, hindi nyo pa alam kasi 10 years ka pa lang eh. Naalala mo ba nung ano ka? Nung maliit ka pa? Naalala mo pa yun? Gano'ng katagal na yun? Parang kahapon lang, di ba? Pero tagal na nun. Isa nga, di ka makapaghintay na ano, di ba? Sunday ulit. Ilang Sunday sa isang taon? 52. Isang taon yun, ay kung 18 years. Sa 18 years ko sa church, ang dami ko nakita mga ganyan, mga bata din, yung iba dyan, dadalo, magtatapat, tapos mawawala. Yun, salamat. Bukas. Sige, tingnan ko bukas. Sa Sabado, butahan kayo ha. So, yan. So, ulit, dito na tayo, ha? Tapusin ko na to. So, pinapangako niya pala si Jesus. At siya yung magiging tagapagligtas, si Jesus. At siya ang susundin ng mga tao. Again, hindi lahat. Pero sana lahat. Pero kung lahat ay makikinig kay Jesus, makikilala siya, lahat siya maliligtas. Pero hindi nga nangyari. So, medyo tapusin mo natin ito kasi medyo, ano eh. Lalim, eh. Ha? Kasi, yun muna tayo. So, hindi kaya, eh. 60 verses to. Okay, sige, let's pray. Baka naman, salamat. At least na kita namin, Panginoon. Glimpse, Lord, ng summary, ng Bible. Deliver ni Stephen, Panginoon. Tapat sa inyo. Full of the Holy Ghost. According to you, Lord. Pray na matulad kami Stephen, Panginoon, na siya'y matapang, siya'y sumusunod sa inyo. Alam niya yung salita.
At ito'y diniklara niya, so we pray na ganun din po kami. Next week, makita namin yung conclusion nito, ano nangyari sa kanya, kahit siya'y napatay. Siya po'y naging magandang testimony sa maraming tao, especially kay Soul Later, Lord. So we pray na kilos, Lord, sa amin, maganda nangyayari sa mga taga-bebe sa Aba, Panginoon. Ingatan niyo po, Lord, sila, especially si Jacek, Lord, na masipag. We pray special blessing sa kanya, Panginoon. Gabayin niyo po, Lord, sa kanyang ginagawa. Tulungan namin siya, Lord, sa baptism, sa Sunday, Panginoon, dito makihilan. Kapag ko, Lord, baka sa event sa salamat, Lord, ay mabaptize din doon ang gusto magpabaptize, Panginoon. Ay manalati, Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.